chapter 5, verse 17. Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na lamang po ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na lamang po ang paliwanag na nakasulat." Si Daniel po ay hindi interesado doon sa pabuya na ibibigay ng hari. Gaya po sa atin na nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, nandito po tayo, hindi dahil para tumanggap ng anumang gantimpala sa mabuti natin ginagawa. Tayo po ay narito dahil gusto po natin bigyan lugod ang Diyos. At dahil dito ay hindi tayo napitigilan kung ano man po ang mangyari, dahil ang Panginoon ang ating dahilan, kaya tayo narito. Kaya po, alam niyo po, yung mga material na bagay, pansamantala lang yan. Ang mahalaga ay yung tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Salamat po sa ating imaong presidente sa pag-alala po natin sa kanyang 62 years ng kamatayan. Alam po namin natin na yung mga naglilingkod sa Panginoon ay mayroon pong reward na ibinibigay siya. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang Diyos at aming ama, kami po ay nagagalak sa umagang ito, sa inyong pong pakikisama sa amin. Salamat po sa inyong mensahe sa amin na hindi mahalaga ang anumang mga pagbuya na ibibigay sa amin. Ang mahalaga, kami po ay naglilingkod, kami po ay gumagawa, dahil ito po ang inyong kalooban para sa bawat isa. Kaya Panginoon, patuloy niyo pong bigyan ng inspirasyon ang bawat isa po sa amin, mula po sa aming minamahal na mayor, sa aming pong vice mayor, sa mga city councilors, sa lahat po ng mga department heads, at sa lahat ng mga kawani ng pamahalang lungsod ng Tanawan. Salamat po sa aming mga police, sa mga fire, nasa Bureau of Fire, gayon din po ang mga nasa Bureau of Jail Management and Technology, sa lahat po ng aming minamahal na mga kapitan, at gayon din po sa mga kagawad. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming pong pagpapasimula ng aming paglilingkod sa araw na ito. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Marami pong salamat, Pastor Dan. At ngayon po, tayo po yung warap sa ating pong watawat. At tayo po ay awitin po natin ang lupang hiran na susundan ng himnong Tanawan. Ang Tanawan bayan po, ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib. Oh,
ating kanang kamay sa inyo ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang isinasagisag na may dangal, katalungan at kalayaan. Na ipinakikilos ng sambayan ng makadiyos, makakalikasan, makatao at makabansa. Muli po nating itaas ang ating kanakamay ayon sa inyo ng panunumpa. Ako ay isang lingkod bayan, katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng ating bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng walang kinikilingan. Isasaalang-alang ko ang interes ng nakararami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalaan na makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin kong kapaki-pakinabang ang bawat sandali sa lahat ng panahon. Sisikapin kong makatugon sa hamon ng isang likod bayan. Ang lahat ng ito para sa dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasihan nawa ako ng may kapal. Manatili pong nakataas po muli ang ating kanang kamay para po naman sa National Children's Month Celebration. Inaanyayahan po lahat na makiisa sa natatakmang bata na pangungunahan po ng ating city admin. Muli po ay ating itaas ang ating kanang kamay sa inyo ng panunumpa bilang pagdalima sa National Children's Month. Sabay-sabay po natin bigkasin ang panatang makabata. Panatang makabata. Ako bilang mamamayang Pilipino ay kinikilala ang kahalagahan ng mga bata sa lipunan. Dahil dito, ako ay nangangakong isulong, protektahan, igalang at pangalagaan ang karapatan ng bawat bata sa lahat ng panahon. Ano man ang kanyang kulay, kasarian, lahi, reliyon, kultura, estado sa buhay, may kapansanan man o wala. Upang matiyak ang kasiyahan ng mga bata, naniniwala akong nararapat na matamasa nila ang mga ito. Maisilang at mabigyan ng sapat na pangangailangan upang mabuhay ng maayos. Lumago ang kaalaman, kakayahan at talento. Maproteksyonan sa anumang uri ng pang-aabuso, panganib at karasan. Makalahok sa mga gawain patungkol sa mga bata. At maipagtanggol at matutulungan ng pamahalaan sa lahat ng panahon. Sa tulong ng pong may kapal ay aking isa sa puso at isa sa gawa ang lahat ng ito. Muli po, maraming salamat po to our city admin. At ngayon po, makakaharap na po tayo lahat sa unahan. At para naman po sa kanyang pong minsay, kinatawagan ko na po ang ating pong our City Vice Mayor, Attorney Junjun Trinidad. Palakpakan po natin. Maraming salamat. Panatang makabata, ano? Paano naman kami panatang makatanda? Wala. Anyway, magandang umaga ho sa ating lahat. Medyo iba na, ano? Iba ang simoy ng hangin ngayon, ano? Kahit pa paano rin, nagbago. Nagbago yung ating sitwasyon and we are hoping that everything will be continuing until such time that we're able to go back to the normal lives that we had before. Ganun pa man, ako naman ho ay gusto ko lang sabihin at at the same time to congratulate everyone. This is my observation and my observation is very clear that the pandemic did not affect Tanawan City. As a matter of fact, everyone capitalized it to the advantage that we have. Every department have its program that had been completed. Maayos na rin at napakaganda rin yung pakikiisa ng ating mga mamamayan. At ito nga, nakakatuwa, starting tomorrow, yung ating mga 5 years na mga bata,
12 years old and to 17 ay magsisimula na. Pag nagsimula na ito, medyo unti-unti na mababalik natin ang normal, because what we really care almost every time is syempre yung ating mga anak, na marami ang naiwanan, marami ang hindi nagawa. But we are hoping that everyone will be coming back to it. And everything is through the collaborative effort of everyone. The city's leadership headed by our Honorable Mayor. Maraming salamat din sa ating mga kasama sa Sangguniyan. Narito ngayon si Consul Glenwin Gonzalez, ABC President Rani Purwalda, Konsehala Sailin Marqueses, SK Federation President John Kennedy Makalindong, Councilor Angel Burgos, and of course our OIC City Administrator John Magpantay, fellow department heads, ang mga departments na narito, Chief of Offices, sa ating mga empleyado na talaga na mga masaya kahit papaano. At kasi siguro kailangan natin talagang masaya pagdating ng Disyembre. Nakadalawang tango na si Taseng sa atin. At sino man ang kailangan. Basta ho, sana despite na medyo maluag, ay kailangan pa rin natin ng iba yung pag-iingat in order for us na talagang magkadire-diretso tayo sa inaasahan natin na dating buhay natin. Maraming salamat sa ating lahat. Magandang umaga at mananatili tayong mag-iingat. Magandang umaga po. Maraming salamat po, Tony Junjun Trinidad, ang ating pong City Vice Mayor. At ngayon naman po, tinatawagan ko naman po si Ma'am Vicky para po sa ilang mga announcement po ngayong umaga. Magandang umaga po sa ating lahat. So kaalinsabay po ng paglulunsad po ng National Children's Month, magkakameron po tayo ng iba't ibang activities, bagaman po tayo ay nasa medyo tulo na ng pandemya, hopefully, ay hindi pa rin po natin mapipigilan na hindi po natin ilunsad ang pagpapahalaga po para po sa ating mga bata. So yung pong ating recitation ng panatang mga bata, ito po ay gagawin natin tuwing Lunes sa ating pong flag raising ceremony. Magkakameron po tayo sa November 8 to 12 ng Poetry Contest and Poster Slogan Making Contest. Ang tema po natin ngayon, New Normal na Walang Iwanan, Karapatan ng Bata Ating Tutukan. Yan po ang national team na ibinaba po sa atin. Ang atin hong kaugnay dyan ay ang atin hong Department of Education. Nakipag-ugnayan po tayo sapagkat sila po yung mga makakasali po, ang atin po mga estudyante mula po sa public schools. Then, magkakameron po ng final judgment ng contest entries, November 19. Itataos din po natin ang 4th Conference on Digital Parenting. Nasa ika-4 na taon na po tayo ngayon. Taon-taon po, nagdaraos po tayo ng conference para po sa mga parents po ng mga public school students po natin. Sa November 23 po ito. At magkakameron po tayo ng culminating activity via Zoom, November 26, and the Child's Rights Forum. Ito po ay webinar from Council for the Welfare of Children FB page. Iniaanyayahan po namin kayo, tatalakayin po dito ang iba't iba pong mga nararanasan po ng atin pong mga kabataan sa gitna po ng ating sitwasyon. Ano po, sa November 29 po yan. May video presentation din po kami na ginawa para po dyan na ipapalabas po sa iba't iba po, katulad po sa Walter Mart. Tayo po ay nakapakiusap ko na yung po mga naka-display nilang TV ay atin po may play ang video po para po sa ating mga kabataan. Para kung sino man po yung pumupunta po doon, meron din po tayong distribution ng flyers for the rights of children. Para ma-aware po ang atin po mga kababayan kung ano po ang mga karapatan na yun nga pong binasa natin kanina sa atin pong panatang mga bata. So yan po yung mga magaganap para po sa ating 2021 National Children's Month celebration. So sana po ay mag-enjoy po tayo at mapahalagahan po ang karapatan ng ating pong mga bawat bata.
At kalisabay po niyan ay ang pagbabakuna po. Itinaon po natin na sa celebration din po ito maumpisahan ang pagbabakuna po para po sa ating mga bata. Ayan, salamat po ng marami. Sasamantalahin na rin po namin, ano po, dahil nasa buwan din po tayo ng mga kabataan, ilo-launching naman po namin ngayon. Pasuyo po. Ito po mga produkto po ng ating bahay pag-asa. Napunasan po, meron po tayong mga naka-admin po sa ating bahay pag-asa. Sila po ay tinulungan ng mga owner. So, kung bumibili po kayo sa labas, sana po matangkilik po natin. Ito po ay produkto nila, ginagawa po doon sa loob ng bahay pag-asa. Ganon din po yung pong ating dishwashing liquid. Ayan po. At ang isa po ay... Ito yung may flavor na dishwashing liquid. Kung gusto niyo po na may flavor, ano ang flavor nito? Bubble gum. Ayan, pag naghugas daw kayo, ay mag-aamoy bubble gum. So, ito po ay mula sa bahay pag-asa. Ganun din naman po mula po sa bahay kandungan. Since medyo may mga mentally challenged po ang ating inaalagaan, mga abandoned children na maliliit pa, ito po yung mga produkto na amin ang ginagawa ngayon. Ito po ay mula po sa recycled materials. Ano po? Yung mga hindi po natutunaw. So, ginawa po namin ganito. Pwede niyo po itong lagyan ng paso na may halaman. Mura lang po ito. Parang magkano ba ito? 50 pesos. So, ito po ay tulong na po. Ang magiging kita po dito, baka po tanungin nyo kami, saan pupunta yung kita? Aalisin po ang puhunan, paiiputin po yun. Kapag nireintegrate po ang bata sa pamilya at lumabas na po, may kaunti po tayong may bibigay na pinaghirapan niya habang nandoon po siya sa loob ng ating bahay pag-asa. Yung aftercare program po, susubaybayan po yun, pwede po siyang magtayo ng sarili niyang hanap buhay. Yun po ang objective natin na habang napasok, meron po siyang pagkikitaan. So yung pong mga magulang, ay tinitrain din po namin para po kapag na-reintegrate na po sa kanila yung po bata, hindi na po babalik doon sa dati nilang ginagawa. So total rehabilitation and recovery po with aftercare program po ang target po natin kasi medyo tumataas po ang bilang, tumataas po ang datos ng atin pong mga kabataan na nai-involve dahil nga po tayo po ay nasa pandemic situation. Ayun po. Thank you so much sa mga model. Ayan. So, punta naman po tayo. Noong pong nakaraang Biyernes, tayo po ay nagsagawa po ng isa pong pagsasaya. Kahit na walang pagkain, doon po sa atin pong mga empleyado, ang team po ay COVID-19 team Halloween party. At nagkameron po ng paligsahan sa mga department heads for the first time. Ayan, matatanggap niyo po ang inyong premyo. So ito na po yung premyo mula po sa ating butihing Mayor Angeline Svitalili sa pakikipag-ugnayan po ng ating City Administrator. For the third place po, sino ba po ang nanalo ng third place? Hindi po talaga makilala kung sino-sino po sila. Sino po ang nagwagi ng third place? Wala. Ito ho ay magkano, admin, magkano nga rin? 2,000 pesos. Wala po, wala dito. Yan. For second place. Ayan, ang isa po ay ako. So, kukunin ko na po ito. Tinatawagan po, dito naman po kami sa ano? Award po ni Vice. Bayan pa award nga po. At saka po ng pangguriyan. Ayan. Award po sa akin para may picture. Thank you.
kakain na lang natin ito, hindi sila umatin. And for the first place, ayan, oh, si Attorney Jameson pala yun, yung mami. Maraming maraming salamat po sa nakisa nung nakaraan po nating Halloween party. At paghandaan naman po natin ay ang darating na Kapaskuhan. So yung dalawa po wala ay nandito lang po sa amin yung inyong premyo. So salamat po ng marami at magandang umaga po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po Mang Biggie Javier. At ngayon po dito na po tayo nagtatapos sa ating flag raising ceremony. Maraming pong salamat. Yung isa, si Saitar.